The New Channel. The New Channel. Hashtag TNC Now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello and welcome to The New Channel. Our passion transforms a community that sees and shares things new. This is Riwel Pindoy. And this is Hannah Plaspesas, and we're streaming live from Mandaluyong, and you're watching The 1% Movement on TNC. Small steps, big impact. Welcome to the 1% Movement Show. Where inconsistent incremental improvements lead to a significant transformation over time. So in today's episode, it's already episode 6. Bilis na. It's the power of taking calculated risks, diba? Purpose ito is for you to learn how na stepping out of your comfort zone makatulong sa iyo to be have your own personal growth, diba? And hi, I'm Hannah Plaspesas. I'm a civil engineer, a contractor, and a career development mentor. And I am Riwel, an entrepreneur, unit manager, and a financial coach. And we help young professionals in building their dream lives, getting career clarity, learning soft skills to building the right financial foundation. Yan. Okay. So, quick question. Yes, ano yan? ano ang calculated risk para sa'yo? Siguro let's start with risk muna. Okay. Ayan. So when it comes to risk, parang meron siyang, this is on my own perspective, parang may fear. Okay. Kasi in engineering terms or sa construction terms, parang unsafe siya or something bad might happen. Yeah, so ganun. May potential na may mangyari. Yes. So risk, meaning may negative na pwede mangyari sa gusto mong i-achieve na goal, diba? Yes, yes. So, ba't naman siya naging calculated risk? Kasi, lahat tayo may cycle. Lahat tayo, kung ano yung goal mo, diba? Hindi naman pwedeng tuloy-tuloy lang yan. Yeah. Diba? Lahat yan merong risk. So, for example, pupunta ka lang ng tindahan, diba? Mm-hmm. Pwede kang may makita ang poops. May makita kang, di mo alam, sobrang swerte mo, nabangga ka bigla. Nasa kanto lang yung tindahan. So, yun yung mga risk. Pero, paano mo siya makakalculate? Meaning, ano ba yung, sample lang na tuwing, anong oras ba pinakamababa ang chance na mababangga ka? Yeah. Or, kung mas onte ang poops ng mga aso sa labas, pinaka-onting time, pinakamaraming time nun is umaga. Kasi usually, umaga pinapalangad ng mga may-ari yung aso nun. So, yung mga calculated risk na pwede mo i-check, diba? Yung mga simple calculated risk para sa'yo. And I think, to add with that, pag sinabi na natin kasing calculated risk, we're putting more value into it. Mm-hmm. Na hindi naman literally na may numbers when it comes to kinakalculate natin siya literally. Yep. Pero, parang dito na pumapasok yung subject natin na no engineering, na probability. Yeah, diba? What are the odds and statistics? So, diba? We're weighing in ano ba yung potential. Chance, yeah. Yes, the potential for that risk to happen. So, yeah. Not necessarily 100% agad na mangyayari siya, pero when we weigh in ano ba yung mga values, ano ba yung mga
anong tawag dito, yung mga meron kang information that you have right now, yung data that you have right now, tapos i-input mo siya, informed ka na. Yeah, diba? You're analyzing it, and then, yun, we have a calculated risk. Yeah. So, ito, hindi lang tayo puro, sige, game, laban. You have to have the information, you have to have the data before na, sige, laban na nga ba? Ito. So, sample, isa pang sample, bigla na isip, kasi may attendan ako Sabado. Kasal. Hmm. Diba? Sa kasal, di ba gusto nila beach wedding or garden wedding? Pero, maganda if natuloy, if sunny. Diba? E, paano yung beach wedding mo or yung garden wedding mo? Umulan, diba? So ano meron pa rin risk. So, kasi, may uisip natin, info that we have right now, it's already October. Oh. So, hindi na siya medyo maaraw. Mm, diba? May chance, no? High chance of raining. So, ngayon, syempre, magbubuk ka way months before ng iyong gustong date. Pero, not really sure if sunny ba talaga or rainy that time. We hope that the odds are in their favor. Yeah. Yeah. So, ngayon, so how, ano, what would be the benefit? What would be the benefit of you taking calculated risk rather than, sige, risk lang natin yung risk. Kasi diba, sabi nila, if you don't risk in life, di ka mag-grow. Siyang boring nun. If di ka nag-risk, diba? Yeah. So, yan. So, we'll help you find the steps and any benefits nito kapag nag-calculated risk ka. So, let's talk about how taking calculated risks often involves, yun nga, stepping out of your comfort zone. So, sige, ikaw, have you ever... Share, have you ever, sige, konting kwento, ikaw muna pala. Nag-take ka na ba ng risk? And okay. Ano na ba, anong naging resulta ng pag-take ng risk mong yon? Isa lang, baka marami eh. Isip nga ng best option. Ayan. So siguro, best, na, best story. Story to share. Okay. Yeah, siguro with me, taking the board exam. Mm. Talaga. Kasi, when I took the board exams last 2017. Hmm, tanda mo na. Oo. Ano, syempre na dun yung weigh in ko whether if I'm ready to take the board exam. Yeah. And yan. So, kumbaga, me... Anong data mo dun? Nag-review ako, pero it's not enough. Mm-hmm. I only have a few months, parang 5 months of reviewing. Tapos, I think 23 subjects. Mm-hmm. So, ganun siya kadami. Mm-hmm. Tapos, with all the stress, pressure, procrastination, cramming, lahat. Yun yung mga info na pumapasok sa akin ngayon. So, parang ako, am I going to risk this na pag-take ng board exam or not take at all, at least hindi ako bagsak, and then just take kung kailan ready ako. Mm-hmm. So, kumbaga ako, what I did is, kinalculate ko siya. Kasi may cycle ako nun. Pero, what I did is, weighing in the pros and lahat ng info that I have. So, sige, let's take the risk. Okay. Ayan. So, nag-take na yung board exam. Pero, it didn't end on a good note kasi I failed. Mm-hmm. Ayan. So, pero, siguro, accepted mo na. Yeah, yeah. Diba? Pero, siguro, this is one of big examples in life, not only to me, na yung mga big decisions natin in life, calculated risk yan. Mm-hmm, mm-hmm. Lahat tayo, may it be big or small, may malaking impact siya into your life. And I think that is one of the big calculated risk na tinok ko. And on the second time around, naipas ako naman na siya. Ayan. So, nagamit mo ngayon yung learning mo dun sa... Yes, exactly. Ayan, how about you, ikaw? Oh, ang biggest na naging talon ko talaga is... binitawan ko yung full-time job. Okay. And then, going to the passion. Diba? Sinasabi nila, diba, yung passion mo, hindi ka bubusugin agad niyan. Hindi ka mapapakain ng passion mo, sabi sa isang movie. Yeah. Anong movie to? Si House of Us, Catherine. Ah, Bernardo. Anyway, so, di tayo ng nanonood ng movie. And, so, ang nangyari doon, it took me 3 years before ko ma- Though, ang dami ng data nag-telling me na, uy, kaya mo naman, kaya mo naman. Pero sobrang, kumbaga doon ko natutunayan sa sarili ko na hindi ako risk, super risk-taker, super conservative kaya ang tao. Kaya, pero, even though there are data, there are information na kaya na and I have the right support, it took me 3 years para lang tumalon. So,
with that changes, medyo ano tuloy ako, parang nung tumalon na ako, dahil ready naman na lahat, na-overcome na yung fear. Kasi ang dami ng ano, ang dami ng, kumbaga, bagal ko mag-calculate, bagal ko mag-calculate ng risks before ko nalaman na, ah, okay, it's more on my mind. Before ko na, ah, kaya pala siya. So, it took me isang buwan lang or dalawang buwan lang na malaman ko na yung changes na mangyayari for me is normal na pala. Kasi I've been doing na nasa isip ko before pa ako tumalon. Yeah. And so, ayan, so diba, nagkaroon ako ng idea how we do it. So, let's talk about embracing change. So, with embracing change kasi, it involves you going out of your comfort zone or something na totally different, not really different, pero hindi yung nakasanayan mo na. Mm-hmm. So, let's say, for example, a while ago, we've been giving examples naman na into career. Ayan. So, let's start naman with business. Okay. So, when it comes to business, di ba, there are people na parang hirap sila to go out of their comfort zone kasi minsan hindi align sa course na natapos nila or hindi tugma sa finances nila what they have right now. Pero, di ba, if they embrace the change, let's say, for example, ako, as an engineer, gusto ko maging baker. Mm. Yan, maglalabas ako ng aking cupcake na business. Related naman, di ba? Itimpla kayo. Civil. Pero, kumbaga, if that is something I'm passionate about, mm-hmm. enough na ba yun? Okay. For me to embrace the change. The change. Well, depende ulit sa background mo. Mm-hmm. Depende ulit sa support mo. Depende ulit sa naging experience mo. Depende. Ang dami, no? Ang daming. Yun yung mga depende na yan is depende sa data na meron ka. Baka mamaya, you're a civil engineer din na gusto rin mag-bake. Different kayo ng na situation. Yeah. Pero parang kayo ng goal. Diba? So, dun yung malalaman ngayon na, okay, I have to change. Diba? Pero di mo wala yung fear. Yeah. Na baka, okay, if nag-change ako, kasi you have to accept na mag-change ka. Mm-hmm. Pero while changing, okay lang ba sa'yo na nakatakot pa rin, diba? Mm-hmm. Oh, sample natin, yung nangyari nga sa akin, no, nung tumalon ako from corporate to full-time self-employed, nakatakot na mawalan ng pera, mawalan ng source of income, or meaning mawalan ng sahod. Yeah. Diba? Kasi from a corporate job na sunod-sunod, may pera, alam mo, may aabangan kang tuwing, ay, kakasahod ko lang, supposed to be, kakasahod ko lang dapat noong October 13, hindi tayo sure if may sasahurin. Yeah. Diba? Kasi as a self-employed, nasa'yo ngayon or nasa business mo ngayon, kung magkano kikitain mo. Yeah. So, I have to address muna yung fears na pwedeng mangyari sa akin before ko talaga tumalon, papunta dun sa gusto kong change. Ayan. So, since nandito na tayo sa overcoming the fears, uh-huh. kita, let's see, for example, yung example na lang natin na tumalon ka. Oh. Ayan. So, let's paint a picture of you jumping out of the cliff. Ayan. For someone na takot sa heights, di ba? Ito ba? How would someone... Hindi din tayo sure. Hindi din tayo sure. Pero how would you help someone overcome that fear? Kasi di ba, ako, ayoko talaga yung mga biglang nako-fall. Ganyan. So with me, hindi mo ako agad-agad mapapatalon. Unlike other people na they have the drive. Adventurous sila. Pero me, who's someone na overthinker. Pinangungunahan agad yung mga... Pwede, no? Kasi, pinangungunahan agad na mamaya may biglang mabali or something wrong with them. Okay. Kasi pwede mangyari yan, no? Cliff, diba? So, syempre, may... pwede mong i-address na yung unang risk mo dyan na... Dapat ay parachute ka. Diba? May parachute ka, meron kang safety gears, may cushion. Dapat nilalapagan mo, meron kang... tama. Diba? Trampoline. No? Tama. Diba? Kumbaga, ina-address mo na lahat ng risks na pwede, pero di pa rin mawawala yung fear. Yeah. Diba? Kahit na may, actually, di ba may mga videos na may kasama na sila na somewhat professional, may takot pa rin talaga. Yeah. Kasi kahit na may isa ka ng parachute, alam ko may pangalawa ka pa rin parachute as scared, baka di gumana bigla.
Yeah. So, yun yung mga, alam mo yun, nilalatag mo na lahat ng data, lahat na lahat ng information before mo to gawin, pero di ka pa rin sure if ganun pa rin mangyayari. Which deals ngayon dun sa, and sample lang yun, so we're just giving you a general sample. Mm-hmm. General sample para ma-apply nyo rin sa inyo. Pero what if nga, no? Ready na parachute mo, ready na lahat, ready na yung lalapagan, pero nag-fail pa rin, diba? So dapat, meron ka ngayon still backup plan, yeah. Diba? Kasi if you fail, you have to learn. You have to learn from your failure pa rin. So, for example, parachute. Ayun, sige, doon na lang tayo, parachute. Sana buhay ka pa. Joke lang. Sana buhay ka pa. Yung parting thoughts ko na lang. Sige. Okay. So, di ba kanina, nakwento ko na we had calculated the risk, di ba? So, with that, on my first attempt, hindi ako nakapasa. Pero I used that as fuel for me to try again. Okay. Kasi not necessarily pag bumagsak ka na, you end on that na. It's still what's your goal? Ano ba yung long-term picture na gusto mo? Where do you see yourself 5 years from now? Kasi if I don't took another risk, isa pa yun eh. Yeah. Another one pa yun eh. Mm-hmm. Walang engineer Hannah na nasa harapan yung ngayon. Pwede naman. Hindi ka lifeless. Pero engineer. Yeah. Pero, kumbaga, this is where we learn yung failure. Yeah. And it is a story to tell. Diba? Yeah. So, ilang podcast na, diba? Ilang talks na yun napuntahan mo para lang i-share yung story mo. And hindi lang ikaw yung nakinabang. Yeah, diba? Exactly. Kasi yung failure niya is naging step pa for other people to learn from it. Diba? Yeah. So, thank you sa pagbagsak. And I think, example din naman tayo when it comes to finances. Okay. Ayan. So, it's, yeah, diba ngayon, recently, ang daming mga naglalabasan na posts about mga na-scam, mga schemes, mga pyramiding na yan. Hindi na siya lumang tugtugin. Baliktad na. Hindi na siya bagong tugtugin. Oo. Ayan. Hindi na siya bagong tugtugin, guys. Kasi diba, dati pa eh. Ulit-ulit na siyang nangyayari. Ibang form lang. Yeah. Pero it's the same scheme pa rin. Same model pa rin. And yet, there are a lot of people that fall into it. Yeah. Ang problem kasi with that is sobrang daming information in the internet. Pero sobrang dami, di mo alam kung ipapaniwalaan mo. Yeah. Diba? Recently, nung nag-project mile kami nung isang araw, eh, nagtanong kami with the audience and sa virtual, sino yung mga naka-encounter na ng financial burden, and ang pinakamadami doon is yung na-scam. Exactly. Diba? Puro yeah. Scam na Ponzi scheme, may nag-ayos ng flight nila, papuntang ibang bansa, yung pala, itinago na yung pera, yung isa, pinambayad ng dorm, pero tinago na pala yung pera pangbayad ng dorm. Diba napaka, no? Kumbaga, same model, different ng yung situation. Yeah. And actually, some of these stories nga, it's from someone they know talaga. Oh, personally, kaibigan pa nila. So, kumbaga, if you're someone, hindi mo rin talaga siya i-expect and you wouldn't really calculate it. Eh. Pero risk pa rin siya kasi you're giving it to another person na para siya mag-asikaso nun. Yeah. Instead of giving it directly na into its purpose. Yeah. May recently, no, may balita, no, why yung pangalan ng diba? They're guaranteeing, he's using his influence, he's using his fame clout para makapag-gather ng fund. Kasi, and wala, magagawa. Kasi very, siguro very trustworthy siya sa paningin mo or very trustworthy siya sa mga nangyari. So, yun yung risk doon. Kasi yung guarantee niya is verbal lang. Pero we're not sure kung saan talaga napupunta. So, risk pa rin siya even if nilatag mo na lahat ng information na, may website, may kumikita, may testimonial. Yun na. Tapos biglang may sakit na siya. Yeah. Diba? So, yun na yung model na paulit-ulit lang siya, pero different situation. Ayan. So, ayan, kanina we've talked about different things about
calculated risk. So, kumbaga, what you're picturing right now, puro negative. Puro negative, diba? Puro negative. Parang, tutuloy ko pa ba? Oo, baka maya, hindi na lang ako. Sige, mag, ano lang, halaman na lang ako. Oo, maging patatas na lang. Just stay put, diba? Pero, ayan, let's flip the switch and turn it upside down. Yeah, so gawin natin siyang ano, ano ba yung benefits of you taking risks, diba? Oh, sample lang mo tayo, personal experience. Oh, nung pag-take mo ng board exam, nakadalawang take risk ka, anong naging benefit sa'yo na? Ayan, I'm already a licensed engineer. I'm already a licensed engineer now, guys. Okay. And, kumbaga, yun nga, just like what I said earlier, marami tayong mga mini calculated risk na ginagawa in life. May it be sa technical din, ako being an engineer. Kung hindi ako magiging precise with the technicalities of a structure, kung hindi ko siya kukumpitin, it will exactly fail. Yeah. Kasi feeling ko ganun natin, mas madaling mag-gets tong calculated risk if we picture out things like yun nga, jumping off a cliff, o kaya yung building mo, kapag hindi mo talaga siya tinutukan, babagsak siya in the near future. So it's the same thing in life right now. So, kumbaga, pero pag ginawa mo naman siya, if you do calculated risk, nandun yung peace of mind mo. Nagiging confident ka. Yes. Yeah, nagiging sobrang nga eh. Sobrang confident ka tayo. Yeah. Pero kumbaga, mas nagkakaroon ka ng kumpiyansa sa sarili mo. And you seeing that structure. Ako, I've seen a lot of the projects na nakatayo na. I've seen a lot. Ngayon naman, okay pa naman sila. Pero kumbaga, it gives me more credibility to do more like that. Yeah. Yeah. Kasi ang nangyari doon is bumagsak ka na eh. Yes. Diba? Nasa floor ka na. Mm-hmm. So, alam mo na ngayon, if ever it happens again, eh alam mo na paano ulit makakaanga. Diba? Yeah. Yeah. And with your story nga, diba? Ang dami mo ng podcast, dami mo ng talks, kumbaga yun ay naging benefit na naging, na nag-fail siya or bumagsak siya. Kasi naging stepping stone ito for her to share her stories to other people, to schools, to students who are taking the board exam or to graduate. And siya mismo, sobrang confident na nga niya ngayon kasi alam na niya ang ibig sabihin ng board exam. Ayan. So, and how about you? Ano yung recent pa siguro na calculated na recent na okay siya na kasi nag-benefit na siya. Sige, ano na lang. Oh, yun ulit, ano, tumalon tayo. Tumalon tayo papuntang full-time. So, ready na lahat eh. Di ba? Mm-hmm. Nandun na yung manager ko, supportive siya. Nandun yung mga clients ko, tutulong, ganyan-ganyan. Yung family ko, supportive na. Pero after few months, nag-pandemic. Sabi ko talaga, okay. Anyari? Babalik ba? As in, di ba? Went full-time nung September 2019. Nagkaroon ng pandemic ng March 2020. So, 6 months after ko mag-full-time, biglang lakda. Diba? From biglang yung mga clients ko cannot afford muna, yung mga na, kumbaga, the business, lahat naman yata tinamaan for a few months. So, ako tuloy parang, sana yung kumbaga, data ko, shit. Okay, ano na nangyari sa mga nila? Mga pin-repair ko, ano na nangyari? Pero, it's a learning experience for me to redirect na yung strategy ko. Diba? Kumbaga, okay. So, it's, kumbaga, the pandemic taught us na you could do this. There are some businesses na pwedeng totally digital lang. Diba? Totally virtual lang. Like, eto, di ba? Meron na tayo ngayon. Di ba? And yung pagtalon ko from full-time to full-time, meron ng community. Yeah. Di ba? Yeah. Feeling ko naman, it's, we're recording this video on a weekday. Di ba? Kung naka full-time employee pa rin ako, I doubt. Napapayagan ako na, sir, mag-shoot lang ako. Okay lang ba mag-leave? Di ba? Siyempre, hindi. So, kumbaga, just, there's a perspective na, yes, nag-fail somehow. Yeah. Yung, if I didn't adapt. Diba? Mm-hmm. Yun pa, another benefit of you learning from failure, from taking that calculated, this is maging adaptable ka. Yeah. Diba?
So, magkakaroon ka tuloy ng idea na, ah, pwede ka pala change perspective na to, pwede ka pala gawin nyo to, ganyan, ganyan. So, pero still, I failed. Yeah. I failed, and there are changes, diba? I failed kasi, yung strategy ko noona, mali. Hindi na applicable. Yeah. So, if I still continue doing it, wala na ako ngayon, baka, nasa, baka nagtatrabaho na rin ako in a corporate job. Pero, yun nga, dahil we're adaptable, the destiny is teaching us different kind of techniques na, uy, try mo to, or else, di ka makapag-adapt sa changes ng panahon. So, yeah. Take that, still calculated risk pa rin, and you have to change from time to time. So, siguro ito na lang din yung ma-ending note natin. Hmm. When it comes to taking calculated risk, lahat tayo, meron tayong, kung gano'n rin tayo ka-aggressive to it. So, we don't have to compare ourselves to other people na, buti pa bakit sila. Siya ang bilis niyang mag-grow. Tumalun doon? Bakit ako parang takot-takot na ako? Kasi, lahat tayo, some of us are adventurous, merong mildly lang, merong isa na would took you months for you to build first that confidence before you taking that risk. Years pa nga iba. But this is where experts come in. This is where quality guidance and guidance come in. And even having a community or accountability partner. Kasi, ano siya eh, it's not anymore a self thing eh. Kasi you need more input na mag-feed sa'yo para, different perspective na. Kasi, kumbaga, if your info alone, kulang siya eh for you to calculate the risk. Pero if merong people that would guide you, let's say, for example, yun, yung sa'yo jumping into another job dahil siguro you are surrounded with the right environment, with the right mentor and manager, unti-unti nag-build yung confidence mo to really jump. Yeah. Diba? Pero kung di ako nakikinig sa other perspective and I listen sa mga tao sa loob ng corporate job, ba't ka tatalon? Sayang yung maganda na trabaho mo. Ba't ka ano? Ganyan. So, be discerning sa mga information na nakikita mo and find what works for you. So, isa pang sample, para lang about finances na siya. So, no, last Saturday nga, we had this project mile. And yung isang player, nakita ng magandang opportunity. Yeah, so yung opportunity na yun is to have this kind of business that's worth $30,000 pero ang income niya is nasa 2,500. So kumbaga takot siya agad kasi 30k I don't have that money. So same goes ngayon sa inyo, baka there's an opportunity for you to earn this much pero takot kayo kasi you don't have this kind of money. Pero nung nagkaroon na ng guidance from other people na, "Uy, but hindi ka na lang mag-loan." 'Di ba? That's part of the good net. Kasi if nag-loan siya, ito yung possible income, and di, makakalabas na siya dun sa rat race, dun sa laro na, nilaro namin. So, it's more on about the people who you're surrounded with, diba? The mentors, the guidance, the people na nilook up to mo. Talk to them para lang magkaroon ka ng idea, ano yung risks na tinake nila before they jump into ano dito. You may talk with us, may talk with the people na nakikita nyo ng, okay, they do this na, bakit di ko tumagawa. Maraming tao na kumakausap kay Hannah dahil paano to nagawa, paano siya nakabangon, anxiety of pagbagsak, pero sila ganito ganyan. So, talk with the people, with the right people, with the right person, para ma-overcome nyo yung calculated risks na yun. And so we do hope you guys learned a lot from our 6th episode. Ayan. So feel free to check out, guys, also our previous episodes. So napakaganda rin ng mga episodes natin before. It's all about personal development, career growth, financial literacy. Life experience na nga. Yes. Ayan. So again, thank you for joining us today. If you like our episode, please like and share this to your friends. Para magkaroon din sila ng idea about calculated risks. So, saan ka makikifollow? And also, feel free to follow us on our social media accounts. I'm Engineer Hannah
on Facebook, Instagram, and TikTok. And I am your live engineer, Facebook, Instagram, and TikTok. So feel free to join our online community. It's the Live Engineers Community. And remember, you are the engineer of your own life. And be 1% better every day. See you on the next episode. Bye-bye. Bye, guys. Ang 40D, tumutulong patibayan ng vital organs, iwas sakit sa puso at iba pang sakit. Ang ubo, mabilis lumala. Kaya dapat agapan. Dapat Neosomix Advanced Syrup. May 2x zinc para ang ubo, imbis na lumala, tulungang mabilis mawala. Neosomix Advanced Syrup. Unilab yan.